Siyempre, malamang sawang-sawa na rin kayo marinig to, sir. Maraming may tingin sa inyo, sir, na masyado ka daw seryoso. Ngayon, sir, ang tanong ko, sir, anong mga bagay, sir, saan kayo natatawa na bagay? Ako kasi, sir, parang aminin ko, minsan, kahit may batang napatid, natatawa na ako eh. Pero, siyempre, may mga maseryoso rin lang. Ako, mas natatawa ako doon sa mga yung natural na magpatawa. Mm. Especially mga witty mga jokes na meron kang mapupulot. Tapos yung pag-deliver ba? Mm-hmm. Kasi di ba, sabi mo nga pagka sa comedy, yung pagpapatawa, yung timing is everything. Diba? Kasi pag mali timing mo, maski ang ganda ng joke mo, minsan hindi appealing, di ba? So obviously hindi slapstick yung natitripan nyo, sir. Mga British humor, sir, na yeah, actually yun. Depende. Mm-hmm. Depende kung ano yung dating ng joke at saka depende rin siguro sa mood mo. Mm-hmm. Di ba? Minsan kasi parang mag-joke, mag-crack ka ng jokes diyan, wala ka naman sa mood na para sa jokes. Hindi mo rin ma-appreciate, di ba? Mas pinapanood ko yung mga local natin. Okay. Si Tito Soto, mm-hmm, idol ko 'yan. Para sa inyo, sir, sino yung pinaka nakakatawang tao, kahit pwede siyang comedian mismo, pwede siyang celebrity, pwede ring taong wala sa aming nakakakilala, yung talagang natural na pag magkita kayo, alam mo nang matatawa ka na kagad. Ako, yung totoo, yes, nakita sir ko pa lamang, natatawa na ako, si Diego. Tatanungin ko pa nga lang, sir, kung akala ko nga hindi na kayo natatawa sa kanya, sir. And then, minsan nakakainis lang yan, pero mas madalas yung nakakatawa kaysa sa hindi. Meron talaga may talent eh, alam mo yung pagpapatawa. Minsan hindi nga nakakatawa yung sinasabi, pero natatawa ka pa rin. Parang natural sa kanya yung pagpapatawa. Depende, hindi ako yung parang typecast na itong taong ito, gusto ko yung jokes niya. Parang, ano yan, siguro yung pagiging moody ko rin kasama na dyan. Matanong na rin natin, sir, no? Ano talaga yung pinakapakiramdam nyo, sir, sa pelikulang Super Cup? Super Cup? Alam mo, hindi naman talaga 100% na ano yun, may fictional element doon. Mm. Diba? So, pero na-portray din doon kung paano yung pagiging law enforcement officer ko. Ano, parang by and large, parang okay na rin presentation. Kung ano talaga ako nung nasa law enforcement. Yung mismong quality of the movie, sir, yung videography, yung ano, mga ganong bagay, sir, na nagustuhan niyo rin naman. Yeah, okay naman, okay lang. Eh yung pagganap sa inyo ni ano ni Rudy Fernandez, sir, pag okay lang naman sa inyo. Yeah, actually pinag-usapan naman 'yon. Mm-hmm. Na 'yon tinatanong naman kung sino yung magpo-portray. Mm-hmm. Isa siya talaga na napili ko na bagay na magpo-portray. Paano pala nangyari 'yon, sir? Kung makapagbigay kayo ng summary na paano nabuo yung pelikulang Super Cup. Baka kasi hindi, well, marami siguro hindi nakakaalala, lalo yung mga kabataan, pero paano nabuo yun, sir? Ako, maging selfish ako, ha. Una-una, talent fee. Siyempre, yun ang unang tatanungin eh. Teka, gusto niyong gawing pelikula yung buhay ko? Magkanong ano dyan? Magkanong yes, sir, copyright, di ba? Yun. Kasama yun sa interest, actually. Kasi yan yung isang, sabihin natin, maayos na paraan paano kumita ng, maski pa paano, medyo malaking halaga. Hindi ko nang sabihin yung figure, pero nagbayad naman ako ng tax yan eh. Wala ka naman ligtas dyan eh, kasi naka-record dyan. Technical pa rin si sir, no, kahit pagdating doon. Pero bale, sir, ano, nilapitan kayo. Parang nung panahon na yun, sunod-sunod yung mga achievements nyo sa law enforcement. Tapos, ano yun, sir? Parang may director, parang nakaisip. Tingin ko, panahon ngayon, maganda yung mga ganun, action films and ano. Tapos nilapitan kayo, sir, gusto namin gawin. May nag-offer. Actually, before that, meron yung task force sa Bagat. Nasa PACC pa ako noon kay President Erat. May nag-suggest kung pwedeng gawing movie. Sabi ko, okay lang. Pero yun, wala kaming talent fee doon kasi sabi ni President Erap, hindi, ako nag-create ng habagat. Mm-hmm. Wala sa inyo yung ano yan. Sige lang, okay lang. Pero quite an experience. And then after that, meron nagka-interest ano, na gumawa ng pelikula bilang ano naman yun, Chief PNP naman. Mm-hmm. Tapos kamusta naman, sir, yung liberties na gusto na lang gawin sa kwento ng buhay mo? Parang marami ba silang sinuggest na, sir, gawin natin to, tapos hindi kayo pumayag? Meron ako mga hindi pinayagan actually, yung ano. Yung parang, ano po yun, sir? Mga additional violence, additional hindi, ano, maturity? Yung parang OA na. Parang sinasabi ko, parang hindi na ako ito. Mm. Kaya ako pwedeng alisin. Portrayal ng mga operations nyo sir, naging accurate po ba? Or parang may mga parte ba dun na? More or less accurate. Mm. Siyempre, parang para dagdagan ng konting drama,
yung mga hindi dapat namatay, pinatay doon sa pelikula. Yung mga ganun, may mga tipong ganun. Ito naman sir, syempre nalibot nyo na karamihan ng bansa natin. No? Ano yung para sa inyo sir, sabihin na natin, top 5 best dishes ng Pilipinas, ng bawat region? Kumbaga, ako sir, parang ang mga nakahiligan ko is bulkachong sa Davao, tuslubua ng Cebu. Kayo sir, ano yung top 5 ano? Parang ako top 5, sinampalukang manok. Sa manok tinga adobo. Actually may nagkwento nga sa akin yan na ano, hiling niyo rin daw talaga is ganun nga native tinolang manok. Eh sir, nag PME kayo sa Baguio syempre. Eh yung mga ano sir, yung mga asusena, alam kong illegal syempre no, pero ever ba kayo naging adventurous sa mga ganung kain? Okay din, nakatikim ako ng usa. Nakatikim na rin ako ng asusena. Yan. Pusa, hindi pa. Oo. Pero okay naman, sir. Parang, will you try it again o sakto lang? Parang, masabi mo lang na... Experience. Tama na experience. Yung mga tamilok kaya, sir. Yung mga woodworm sa Palawan. Hindi ko na... Hindi kayo sobrang exotic sa ano? Sa pagkain, hindi. So, 1 to 5, sinampalukang manok para kay sir, no? Sa kape, sir, nagkahilig po ba kayo? Medyo nahilig ako sa kape, especially pagka yung nag-aaral, siyempre. Gusto mo medyo hyper ka ng konti. Sa antioxidante, ng coffee. Kaya. After breakfast, yan, pwede. Tulad yan, sir, parang yung kape. Alam ko, sir, yung Pilipinas, meron tayo sa isa sa apat na breeds ng kape, no? Yung Liberica, or also known as kapeng Baraco, sir. Tapos ang supply niya sa buong mundo is 2% lang ng kape sa buong mundo. 2% lang ang Liberica. Tingin niyo sir, parang isa ba tong pwede nating palakasin pa yung industriya ng ano ng local coffee dapat natin? Dapat lang kasi maraming lugar dito, hindi lang naman sa Batangas at saka sa Cavite may kape. Maski sa Visayas, dapat ipropagate kasi naka-adapt naman yung soil natin sa coffee, maski kokwa. No, ito yung kulang din sa atin eh. Yung suporta ng gobyerno sa mga dapat pagpakinabangan ng Pilipinas. Eh tulad niyan sir, parang ano pang mga local products ang tingin yung na dapat i-enhance natin at suportahan natin yung quality industry standards at para maging umabot siya sa global standard. Furniture, nag-export na tayo niyan ano, pero kulang pa rin yung suporta. Ano? Kasi inang kulang natin eh yung government support lagi. Yes sir. Parang sa halip ng tulungan, di ba? Lagi ko sinasabi. Yung over-regulation, sa halip na tulungan yung mga MSMEs natin, para nahirapan pa. Pati yung private sector, yung sa business sector, dapat kaagapan yan government eh. Kaya, mga alin pa sir, bukod sa furniture, ang tingin yung may potential na at dapat suportahan para mas ano, makilala ng buong mundo. Yung mga local na produkto natin, isipin mo yung Lasones nang galing sa atin, ngayon bibili tayo sa Thailand, di ba? Samantalang... Diyan ang galing lahat sa UP Los Baños, si Pinagarami. Marami pa tayo mga local na mga produce o mga agricultural products. So dapat, abante na sana tayo ng problema. Seafood rin, no, sir? Mga ganong bagay. Seafood.